Mga kapuso, ngayon pong maraming kabataan ang may access na sa internet, dapat hindi humawala ang patnubay siyempre ng mga magulang. Lalo na ngayong dumarami rin ang mga batang nabibiktima ng cybersex. Balitang hatid ni Marisol Abdurrahman. Madalas babad sa social media ang maraming kabataan ngayon. Ito nga raw ang isa sa mga dahilan kung bakit dumarami ang mga batang nabibiktima ng cybersex ayon mismo sa PNP Anti-Cybercrime Group. There is a predator inside the social media and he will encourage the victim through online modeling. They will encourage the children to send the one by two pictures, half body, and then after sending pictures, whole body, and then send the naked photo. Sa tala ng PNP-ACG, umabot sa 136 ang kaso ng mga batang biktima ng cybersex noong nakaraang taon. Mas mataas sa 87 na kasong naitala noong 2014 at sa 51 na kaso noong 2013. Karamihan din daw sa mga kasong ito ay ni-refer lang mula sa ibang bansa. Matapos mahuli sa iba't ibang bansa ang mga banyagang suspect na nambibiktima ng mga bata dito sa Pilipinas. Tumataas daw ang bilang taon-taon dahil bukod sa dumarami ang mga gumagamit ng internet, kabilang na ang mga bata, may mga pagkakataong ang mga magulang daw mismo ang nagtutulak sa kanila na masangkot sa cybersex. Yung income, but and also yung physical contact, kumbaga nasa, yung tao nasa ibang bansa, hindi mo naman kung nasaan. So ang ginagawa mo lang is nagpapakita ka, yung bata is nagpapakita ng private parts niya. Ngayon na nasa modernong panahon na tayo, marami na ngang gumagamit ng mga makabagong teknolohiya, gaya na lamang ng computer at iba't ibang gadget, pati na nga ang mga bata. Kaya payo ng otoridad, bantayan silang maigi para hindi mabiktima ng mga mananamantala. Ang ilang magulang, bantay sarado raw ang mga anak sa pag-i-internet para magabayan at maiwasang mabiktima ng mga masasamang loob. May friend akong doktor, sabi niya, okay lang na bantayan mo yung bata. Bantayan mo, hawakan mo, tignan mo kung anong sinasite. Tsaka pinasok ko sila sa community, kasama kaming may community. Para yung mga bata, meron silang pinagkakaabalahan. Nilalagay na lock para hindi kagad sila maka-access. Tapos meron mga time limit, kunyari good for 1 hour lang. So may kasama naman sila, yung kasama namin sa bahay, check namin kung ano yung tinitingnan. Lagi mong i-guide talaga yung bata, lagi mong kakausapin. Kasong paglabag sa Republic Acts 9775 o Anti-Child Pornography Act ang maaaring isampa sa mga magpo-post o gumagamit ng mga hubad na larawan ng mga bata. Pagkakakulong ng mula 6 hanggang 12 taon na maaari pang habang buhay na pagkakakulong at multang hindi bababa sa 120,000 pesos ang parusa sa sinumang mapapatunayang nagkasala. Marisol Abdurrahman, GMA News.